Mga ka-taxpayer kong minamahal, magandang araw sa inyo. Pag-usapan natin itong isang DOJ resolution. Alam nyo, napakatagal ko na hong nakikipaglaban sa sistemang iniisip ko, sa aking kaisipan, mayroong kailangang i-improve. At isa sa mga sistemang nilalabanan ko at hindi ako sumasang-ayon, ito pong probable cause. Okay, hindi ko sinasabi na mga maliho ang ginagawa ng Department of Justice. Ang Department of Justice po ay isa ho na isang may tuturing na tahanan. Tahanan, oo. Lahat ho tayo ay nakatahan sa Department of Justice. So, kung tahanan yan, kung ikaw ay padre de familia, gusto mo malakas yung tahanan mo at anumang bagyo o lindol ang dumaan, eh hindi ho siya matitibag. Ayan. So, pag-usapan, may papakita ako mamaya sa inyo na DOJ resolution. Nakakalungkot yung DOJ resolution because ang pakiramdam ko ay defective. At ito ho kasi ang kadalasang strategy ng mga maraming BIR officials, lalong-lalo na ho yung mga lawyers ng BIR na nagnanasa na magkaroon ng kayamanan ng kanyang pamilya sa pamamagitan ho ng paghihirap ng mga kababayan nating taxpayer. So, alam po ninyo, wala hong boses ang taxpayer sa Pilipinas eh. Hindi nga ipinagdidiwang ang araw ng mga taxpayer, walang araw, walang sariling araw ang mga taxpayer, kawawa ang mga taxpayer. So, sino ang magtataas ng plug o ng watawat ng ating mga taxpayer? Wala. Ako hindi ko ho kayang itaas yan. At pangalawa, yung sinasabi ko sa inyo, nile-lecture ko sa inyo, wag ho kayo maniwala sa akin, sir. Wag. Mag-aral ho kayo. Mag-research ho kayo at marami ho kayong makukuha mabubuting materyales na galing ho sa ating Supreme Court o sa Court of Tax Appeals. So, ang pag-aaralan ho natin ngayon ay tungkol ho sa DOJ subpoena, specifically ho kaso ng isang BIR official. Ang mga BIR official ho, sinasabi ko, mabuti ho yung BIR letter of authority, napakabuti ho niyan kung gagamitin ng maayos. Kung hindi gagamitin sa grabbing corruption ng letter of authority, mainam yan. Pero, alam naman ho natin, ayaw bitawan ng mga namumuno sa bureau ang letter of authority because it gives them an opportunity to have an automated teller machine. Ayun, yung pala yung gusto nila, automated teller machine. So, pag-usapan ho natin yung teller machine, yung DOJ resolution. Yung mga BIR officials po, laging ipinantatakot itong subpoena duces tecum. Isusubpoena kita. Ayan. So, kayo pong mga nanonood at nakikinig sa akin, ang kailangan ho ninyo ay kaalaman. At itong itinuturo ko sa inyo, kahit saan kayo eskwela o accounting colleges, accounting universities, accounting school, TESDA, hindi ho ito ituturo sa inyo. Okay, wala hong eskwelahan para ho sa taxation sa Pilipinas. Sorry po, pati ho yung mga kinukuha ng BIR na kanilang mga examiner, mga BIP ho yan. Ha? Very incompetent persons. So, bakit? Eh, unang-una, wala nga nagtuturo dyan. Ano ituturo ng mga group supervisors? Diba? Kung ano yung natutunan nila. Grabe, pasa-pasa lang ang crap and corruption sa Pilipinas talaga. So, sasabihin natin, so may progression eh. May progression ng letter of authority. Sabing ganon, is magsisimula yan, letter of authority. Sabi ko nga, maganda letter of authority. Pero pag-usapan natin is, paano makakarating sa subpoena? So, mandidito rin naman yung kwento, pero paiikliin ko lang. So, meron kayong letter of authority, tapos meron kayong first notice, and then meron kayong second notice, and third, meron kayong SDT. Ayun. So, ito yung SDT ng BIR. Ayan. Okay. So, ang tawag ho dito sa
itong portion na to, story, predictable story. At napakadami na hong istorya na nangyari, libo-libo na, na pare-parehas naman. Ang problema sa taxpayer, hindi nila pinag-aaralang maigi. Okay? So, meron kang subpoena, pagkatapos ng subpoena mo, susubpoena ka naman ng Office of the Prosecutor, ayan, subpoena din yan, because ay may ginawa kang kalokohan daw doon sa, ayan. So, meron ka ngayong investigation data form, meron kang may referral letter, ayan. And then, merong complaint affidavit. Pag-aaralan ho natin lahat yan, mga ka-taxpayer kong minamahal, sa ating consulting and mentoring class. Ayan po. Kung gusto ho ninyong mag-join sa tax specialista class para ho maturuan kayo ng maliit na market lang ho ito. Kung gusto ninyong maging negosyo ng subpoena duces tecum, napakaliit na market, pero pinakamalaking market pagdating sa taxation. Ibig sabihin, nandoon ho yung cream of the crop o yung mga bilyonaryo ng Pilipinas. So, ang topic ko sa araw na to ay yung resulta ng pag-iimbestiga ng DOJ. Ito po. Ayan. Kung mapapansin ho ninyo, ang tawag ho sa resulta ng pag-iimbestiga ng DOJ ay resolution. So, pag-aralan ho natin yung resolution. Hindi ko sinasabi na ang mga prosecutor ng DOJ o prosecutor ng DOJ San Pablo City ay mga corrupt. Hindi ko sinasabi yan. Hindi ko rin sinasabi na ang mga DOJ o kahit sino mang city prosecutor or municipal prosecutor ay mga incompetent. Ang ina-attack ko ho dito, yung decision. Okay? Yung mismong decision, hindi tao. Okay? Yung decision. So, pag-aralan ho natin yung decision para maintindihan po ninyo ng maigi. Ano po? So, sinasabi ho dito sa desisyong ito, teka lang muna, may nanghihingi ho ng libro sa akin. Kung gusto ho nyo ng librong yan, ipinagbabawal na libro. Because nandiyan ho yung mga technique natin. Libre ho yan, walang bayad. So, balik ho tayo dito sa pinag-uusapan natin. Ito ay isang example ng isang resolution. Sinasabi dito, ang resolution ito, dahil ho nag-complain daw ho yung BIR. Ayun, may complaint. Nakikita ho nyo dyan. At ang complaint is violation ng Section 5 at pinepenalize ng Section 266. Ayan. So, ito po, actually, sir, predictable lang BIR eh. Ito yung story, predictable story. Ayan. So, kung itong predictable story na to, itong portion na to, mape-prevent mo, wala kang problem eh. So, ang sikreto dito is deny. I-deny mo na yung BIR na matapos niya yung story. Kasi, yung BIR, gumagawa siya ng istorya. Ano siya eh? Author siya eh. Author. Yung mga pag sinabi kong BIR, pinag-uusapan natin yung mga revenue officers. Author sila, gumagawa sila ng evidence or situation na maglalagay sa isang alanganing circumstance yung taxpayer. So, para hindi ka malagay sa alanganing circumstance, dapat alam mo yung mangyayari. Prediction, mapipredict mo. Okay? Kung hindi mo kayang i-predict, sabi ko nga, mura lang naman yung pag-attend ng klase kesa mag-solve ka ng problema. Kasi million-million yung mawawala sa'yo. Hindi lang, pati liberty mo. Mawawala. Liberty, livelihood, life. Yung tatlong pinaka-importante yun. So, pag-aralan ho natin. So, first approach, deny the BIR to complete the storytelling. Wag siyang makarating sa katapusan ng story because it will give you problem. Okay? Big problem. So, ngayon, nakatapos, ito, dito ho kasi, nakatapos yung story, na-conclude,
na yan. O, di na-conclude na story, natapos na eh. So, yung kwento, yung taxpayer, nag-comply naman. Complied, pero nereject yung compliance. Diba? So, ang dapat mong pag-aralan, nag-comply, rejected. So, paano mo ma-deny yung rejection? Ibig sabihin, dapat hindi ka makarating sa rejection. Ayan. Yan ho yung strategy ng isang tax specialista. I-deny mo yung BIR na i-reject ka. So, kung there is a possibility ng rejection, eh, kailangan maintindihan mo ano yung journey o yung road para hindi ka ma-reject. Ayan. So, pag-aaralan ho natin dito. Napakahabang topic nito eh. So, ang pag-aralan ho natin dito, yung desisyon ng DOJ. Kasi ho, sa aking pananaw, substandard. Ibig sabihin ho ng substandard, number one, yung DOJ, hindi niya gaan, yung mismong DOJ prosecutor, maaring hindi niya napag-aralan maigi yung kaso. Number one. Number two, hindi niya naiintindihan yung kaso. Number three, hindi siya qualify o siya ay disqualify para mag-issue ng resolution. So, maraming factors. Pero, ang sasabihin ko sa inyo dito na may mali doon sa desisyon. Because, kahit na mga lawyers yan, hindi naman yung mga perfectong tao, nagkakamali din yan eh. At saka hindi naman yung mga prosecutor na yan ay isinilang na may kaalaman sa tax. Kahit nag-board exam yan, ay nag-bar exam yan, not necessary na mahusay sila sa taxation. Hindi ibig sabihin na sila ay qualify na humawak ng tax case. Yun lang ang sinasabi ko. So, pag-aralan ho natin yung desisyon at paano nangyari yung desisyon na to para maiwasan ho natin yung problem. Sabi dito, now, ito, maganda to eh. Di ba? When a subpoena is served upon an individual, the same is meant for full compliance. So, ang question ko nito, full compliance daw. Sino magsasabi ng full compliance? Yun yung question eh. Di ba? Ito, full compliance nga ba? Question mark sa akin yan. Full compliance, question mark. Kasi subjective to eh. Subjective. Diba? Subjective yung full compliance. E din gagawin ng BIR, lalang isasabihin, hindi ka full compliance, hindi lagi ka nasusubpina. So, may mali doon. Okay? Sabi rito, is partial compliance with the subpoena amounts to non-compliance. Okay? Partial compliance is amount. So, yung prosecutor, iniisip niya, eh, nagko-comply ka pero hindi mo kayang i-comply. Diba? Hindi mo kayang comply eh. So, non-compliance na kagad yun. Parang may kulang. Parang mayroong mali. Nagko-comply ka pero non-compliance. Diba? So, kung hindi mo kayang lumangoy, eh, malunod ka na lang. Parang ganun eh. Diba? So, tuloy natin yung pag-aaral. Sabi rito, to admit partial compliance to a subpoena would defeat the purpose for which the same was issued. Okay, sinubpina ka, sabi mo, eh, ang kailangan is 100 documents. Eh, sir, ito lang eh. Meron lang ako akong 70 documents. Ah! Non-compliance yan. Hindi mo ba dapat itanong, bakit 70? Ba't hindi pwedeng 100? Ba't wala? Nasaan yung 30? Diba? So, in fine, ayan na, in fine, the argument raised by respondent in connection with these claims on compliance with subpoena may be best ventilated in a full-blown trial. Ibig sabihin, mga ka-taxpayer kong minamahal, nakakalungkot itong desisyon na to because hindi naman siya nag-desisyon. Itinapon niya yung desisyon sa court. Diba? Ayan o. Parang sinabi niya na hindi ako makapag-desisyon eh. Mag-full-blown. Sir, mga prosecutor, hindi ako lawyer. Ang objective ng preliminary
investigation, laging sinasabi ito ng Supreme Court at na ito na may nababasa palagi, ay yung innocenting tao ay huwag mapunta sa isang sitwasyon na masisira yung kanyang pangalan o imahe. Number two, para ma-avoid yung administrative expenses ng gobyerno. So, kung lahat na lang ng gagawin ho ninyo dyan sa DOJ, minamahal kong mga DOJ prosecutor, ituturo nyo yung court. Eh, punong-puno ng case yung court. Bakit punong-puno? Tatanungin natin. Eh, paano hindi po ninyo ginawa yung trabaho ho ninyo? Diba? Let the court decide. You are also a court. Ang nasa kamay ninyo ang kabutihan ng ating bansa at nung tao. Huwag naman kayong laging maniwala sa BIR. Sinabi na nga, hindi naman nagsalita yung BIR at inadmit din na nagkaroon ng partial compliance, nireject. Oh, di ba? Ano ba trabaho under Republic Act 1103? Di ba i-accept yung sinasubmit ng taxpayer? O yun lang may meron ng malicious intention eh. Di ba? Ay, naku po. So, dito po, tinakbuhan yung kanyang duty. So, madaling salita, there is a neglect. Tandaan nyo po yung salitang neglect. Okay? Tapos, sinabi din dito, finding both complainant and supporting sufficient to support finding probable cause against the plaintiff, they shall be charged according to the violation of the above title. Diba? Eh, dito sa umpisang ito, hindi nga ayaw niya ito sasabihin. Ang kinonsider lang, yung sinasabi noong complainant. Ayan. Hindi niya kinonsider yung sinasabi ng respondent. So, ang ginawa niya is, accordingly, it is most humbly recommended that an information for violation of section 262 malinga filed against the respondent o di na-file sa court. Nakakalungkot kasi napakasimpleng transaction. Mayroong refusal sa BIR at ang kanilang explanation is nireject nila because incomplete yung sinasubmit. So, kayong mga nakikinig sa aking taxpayer, mga taxpayers kong minamahal, napakasimple lang nung transaction, incomplete. Explain nyo lang kung bakit incomplete. Pero hindi ho yung, yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito, yung desisyon. Okay? Sinabi, full-blown investigation. Bakit natin kailangan ng full-blown investigation? Eh, napakasimple. Ano ba ang failure to obey summon? Paano nagkakaroon ng failure to obey summon? Eh, di tingnan natin yung complaint mismo ng BIR. Ayan. So, ito ho yung complaint ng BIR. Ipakikita ko sa inyo. At yan po ay nakasulat sa affidavit na isinagmit ng BIR sa sa DOJ. So, ito ho yung example. Gumagawa ho ng affidavit yung revenue officer. Makikita nyo ho rito. Ayan. Yung revenue officer ang gumawa ng affidavit. Okay. So, ano yung violation daw? Sinabi rito na may violation sa section 266. Ayan, ito yung section 266. Sabi dito, failure to obey summon. So, pag-aralan natin yung 266 ng medyo malapitan. I-microscope ninyo. So, sabi dito, section 266, failure to obey summon, any person who is being duly summoned to appear, to testify, and to appear and produce books of accounts, records, memoranda, and furnish required information. Ayon. So, ang sabi, neglect. Ito po yung termino, neglect to appear or produce such books, accounting records, etc. Ito po yung kasalanan ng taxpayer. Neglect to appear. Neglect to appear, neglect to produce. Okay. Dalawa ho yun. One and number two. So, ang problem dito sa pinag-aaralan natin is neglect to produce. Neglect.
So, una natin dapat, ano ba, sir, ang definition ng neglect? So, sabi ko, o sige, tingnan natin yung definition ng neglect sa punto de vista ng BIR. So, ito po yung Code of Conduct ng BIR. Kung mapapansin nyo ho dyan, Revised Code of Conduct for the Bureau of Internal Officials and Employee. Ayan. So, dito po sa Code of Conduct ng BIR na to, meron pong definition ang neglect. Ay, ito po yung unang definition. Ayan. Shall imply wanton negligence and open disregard of one's duties and function. So, number 22, ayan po. Ayan. So, meron civil service definition. Siyempre, kung ito ay gross neglect of duty, yan din yung definition pang taxpayer. Ang tanong is, nagkaroon ba ng gross neglect? Sabi rito, wanton negligence. Intentional. Ibig sabihin, sinupina ka, hindi ka pumunta. So, that is wanton neglect, di ba? Open disregard, binastos mo, hindi ka pumunta. That is gross negligence. Ngayon, meron pang isang negligence, o neglect. Nasa ano pa rin ng BIR? Nasa Code of Conduct pa rin ng BIR. Ito po yun. Ayan. Sabi rito, ito po binabasa natin. Okay? Neglect of duty shall refer to the failure to do or to perform any, some, or all duties of one's office or when such failure from the gravity of the case and or frequency of instances becomes so serious in its character as to endanger or threaten the public welfare, order, and security. Yung taxpayer pumunta, hindi lang niya na-explain kung bakit hindi kompleto yung kanyang isinasagmit. Okay? Yung pinagpuproduce sa kanya. Hindi niya na-explain eh. So, hindi siya 100% negligence. So, kailangan mo, ikaw, prosecutor ka, o yung mga BIR sa regional legal division, kailangan marunong din ho kayo ng mathematics or percentage. Ibig sabihin, kung hinihingi ho ninyo ay 100%, ang kayang i-produce ng taxpayer is 70%, hindi ba substantial yun? Bakit mo i-re-reject? Diba? E kulang ka ng 30%. E di pa explain mo sa kanya, wag, kasi yung rejection mo, may kasalanan ka na, sir. Ikaw yung may negligence because hindi mo tinanggap yung sinasubmit sa'yo at sasabihin mo, kaya namin nirefuse kasi incomplete. Ano ebidensya mo na incomplete na hindi mo siya nireject? Ha? Ano ebidensya mo ngayon? Eh, hindi mo kinuha eh. Di wala kang ebidensya. Diba? Pangalawa, ang linaw-linaw dito, pag kulang, sabing ganon, kung palaging ginagawa na frequency of the instances, kung taon-taon ginagawa ng taxpayer lagi siyang nasusubpina taon-taon, that is neglect. Di ba paulit-ulit eh? Eh kung first time niya lang ginawa, sir, first time lang, kailangan mo pa ba siyang kasuhan? Ang problema dito sa mga lawyers ng BIR, may hinuhulugang bahay, may hinuhulugang kotse, kailangan ng amortization payment. Nakakalungkot kayo. Ngayon, susunod, imperfect na submission ng taxpayer ay number 1 so serious daw at na-endanger, na-threaten yung public welfare, order, and security. Ganun ba nangyari pag hindi nakapag-submit ang isang taxpayer sa inyo sa subpoena? Ay, that is so serious
na-endanger niya ang public welfare, na-endanger niya ang public order, na-endanger niya ang public security. Di ba? Kayo mga taga BIR, walahanin niyo kami mga taxpayer ay majority. We are the people. Minority lang kayo eh. Bakit kayo nasusunod? Kami mga majority, hindi nasusunod. Uy, sa susunod na eleksyon, bumoto kayo ng mga congressman, senator, at presidente, vice president, at lahat ng ano, na may inclination, maririnig. Huwag na nating makahingi ng favor sa mga politicians na yan. Makinig lang kayo. Kasi kayo rin mga politicians, may businesses eh. Diba? Pakinggan nyo kami. Kasi yung tax code natin, punong-puno ng mali. Okay? 1997 pa yan. Baguhin na natin. Napakadaming mali. At saka masyado nyo binigyan ng pabor yung mga taga BIR as if they are gods. Okay? They are not gods. Diba? So therefore, susunod natin pag-usapan, produce ng records. Gaano ba kadami? Ha? Gaano ba kadami yung records na i-produce? At sino magdidikta kung full yung records or partial yung records? Yun eh. Meron bang capacity yung mga BIR official to determine na complete yung records, na correct yung records? Wala eh. Sinabi na ng Supreme Court yan. So, kung nakikinig kayong mga DOJ prosecutor na engage, ha, na assigned sa mga BIR cases, please, alam naman ninyo na yung mga jurisprudence na inisyo ng ating mga courts form part of our legal system. So, kung may contrary yung BIR doon sa jurisprudence, pwede ba naman gamitin nyo na yung jurisprudence, anak ng pitong kubat kalahati? Oo. So, ito ho yung jurisprudence. Hindi pwedeng, sabi ng Supreme Court, hindi mo, ikaw BIR official ka, hindi mo pwedeng idikta dyan sa mga taxpayer na yan kung ano yung isasagmit sa'yo. Because sila yung may records eh. So, therefore, kung yung taxpayer yung may records, dapat sila yung makakalam kung 100% yan o hindi. At kung hindi naman 100%, makinig ka kung ulang, di ba? So, ito po yun. Sabi ng ating Supreme Court, makikita ho nyo yan dito. Pwede nyo yan i-download. Okay. Maliwanag ho na sinasabi dito ng ating Supreme Court pagdating sa pagsasagmit ng dokumento, ito po. Ayan. Napaka-importanting party ho ito. So, basahin natin at kulayan natin. The term relevant supporting document should be understood as those document necessary to support the legal basis in disputing tax assessment as determined by the taxpayer. The BIR can only inform the taxpayer to submit additional documents. The BIR cannot demand what type of supporting document should be submitted. Otherwise, the taxpayer shall be at the mercy of the BIR, which may require the production of documents that the taxpayer cannot submit. Aliwanag mga ka-taxpayer kong minamahal dito, ulitin ko lang. The BIR cannot demand what type of supporting document should be submitted. Ang liwanag ng Supreme Court eh. Otherwise, a taxpayer will be at the mercy of the BIR, which may require production of documents that a taxpayer cannot submit. O, yan ang mag-aaralan natin mga ka-taxpayer kong mahal. Predictable eh. Sabi ko na sa inyo, predictable ang biuro eh. So, kung gagamitin lang ho ninyo yung binabanggit ng Supreme Court, hindi ho kayo mapapahamak. Walang harm na pwedeng pumunta sa opisina nyo, mga minamahal kong taxpayer. Pag-aralan po natin, ako po'y willing na tumulong sa opisina ninyo. Andiyan na po, kahit eto na pa, ayan na. Join the taxpayer class, mentoring, consulting class. Okay? So, join na po kayo at every week, 4 times a month, magle-lecture ho ako, pag-uusapan ho natin, katulad ho nitong pinag-uusapan natin dito, yan, paano natin to may i-apply sa ating buhay, sa ating negosyo, at magiging kasama na siya sa DNA ng inyong negosyo.
para hindi ho kayo nasusubpina duces tecum, sabi ko sa inyo, if we can avoid or deny the BIR to issue you a subpoena duces tecum, you will no longer worry about your life, liberty, and livelihood. So, mas maganda po na pag-aralan ho natin, tulungan ho kayo, gagawin, ako ang mag-guide sa inyo, mag-navigate sa taxation, at sumali lang ho kayo sa tax specialista class, consulting and mentoring. Ayan po. Andi dito naman po yung aking contact details. At pag-aralan natin, ma'am, sir, at tutulungan ko po kayo. Wala hong problem. Katulad ho nito, mag-start tayo dyan. At kung wala naman ho kayong way, yung ating pong mga lecture, ilalagay ko rin ho sa YouTube at sa ating Facebook. With that, mga ka-taxpayer kong minamahal, shout out lang tayo. Nandito dito si Tata Al Mosa na taga Leyte, si Christina Fargo Cruz, si Roger Nueva, si G. Santander, mga kaibigan ho natin yan. So, sana po ay may natutunan po kayo sa araw na to. At pag-aralan ho natin yung sequence, predictions, pagdating ho sa subpoena duces tecum hanggang sa pag-i-issue ng resolution ng mga DOJ prosecutor. With that, mga taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. Be with you for life. See you later.